A beautiful day, mga ka-CSA. Welcome to the Certified Skin Authority. I'm your host, Dr. Contessa, giving you updates on the science of skincare, anti-aging medicine, laser technology, and aesthetic dermatology. Pag-usapan naman natin ngayon ang patungkol sa pagpapaliit ng mga wide noses. Paano ba natin mapapanarrow ang mga wide alars or malalapad ang dulo ng ilong? Or paano ba magkaroon ng pointed tip or projected tip of the noses? Ano ba ang non-surgical technique? Gamit ay mga sinulid para sa pagpapaliit ng mga wide noses. Safe po ba ito? Are there any contraindications? Sino-sino ang maaaring mag-undergo ng ganitong procedures? Sa episode na ito, aming ipapakita sa inyo ang before and after procedure ng isa naming guest client. And meron din tayong makakasamang isang guest doctor upang pag-usapan ang non-surgical alar reduction. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng CSA Certified Skin Authority. Si Renan Cacas, taga Bulacan, 27 years old. Naghahanap po ako ng doktor na pwede pong malapitan na para lumit yung aking ilong. So nakita ko sa YouTube si Doktora Contessa. Nandito po ako ngayon sa CSA upang malaman kung paano yung procedure ni Doktora. Kaya huwag po kayong aalis. Titignan natin kung anong procedure ni Doktora sa pagpapaliit ng aking ilong. Kaya wag po kayong aalis. Tignan po natin yung gagawin ni Doktora. And we're back, mga ka-CSA. Ating pinag-uusapan ang patungkol sa non-surgical alar reduction. Ating kapiling, Renan Cacas, as well as Doktora Beth. Hello po. Welcome to the Certified Skin Authority, Renan and Doktora Beth. So, ayan, mga ka-CSA, meron po tayong mga bagong kasama ngayon. So, ang ating pinag-uusapan, Doktora, regarding the non-surgical nose enhancement. Kasi before, we have shown na yung sa bridge area, and I think si Renan, nakapanood siya ng ating video episodes ng ating non-surgical nose lifting using Hyco. Is that right, Renan? Opo. Yes. It's and nice. I think, sino yung guest na nakita mo doon? Nakita ko po doon si Angelo Carion. Yes. So, meron din tayo yung kasama yung threads at saka yung filler. Yun. Gumamit din tayo ng nose filler and also yung mga threads. Yes. Tapos meron pa yung sa Hyco threads. Have you watched also yung kay Miss Cheng? Nakita mo rin? Nakita ka din po. Yes. So yun po yung nagdala kay Renan sa ating pong derm center. So Doktora, yes. Si Renan kasi nakapanood. So he's okay, here with us right now. Maraming salamat sa pagpapanood ng ating mga videos, di ba? Meron ka bang mga natututunan doon sa ating mga YouTube videos? Meron din. Meron din naman po. Yes po. Oo, kasi nga ang dami rin right now kasi Doktora, 'di ba, nag-search through online na kung saan ba sila makakakita ng mga procedures na walang operasyon. That's diba? Right. Opo. Yes. Si Doktora Beth po, kasama ko rin po siya sa mga non-surgical aesthetic practice. Yes, okay. At saka very, very safe yung mga non-surgical procedures. Yes. Yung mas prefer na rin ng mga tao ngayon. Correct. And Doktora is also from Bulacan. Is that correct? Yes, Doktora. Oh, parehong taga Bulacan. From San Jose del Monte. Oh, yun. Imagine, mga ka-CSA, we have guests
from other provinces. Of course, nasa Pampanga tayo. Actually, dinadayo nga po kami, nung minsan nga, Doktora and Renan, meron nung isa, taga Cebu, merong taga Davao, merong Leyte, at merong from abroad. O, diba? Yeah. So, iba rin talaga yung impact po na nakikita nila, napapanood, yung paano namin ginagawa, yung mga ganitong mga procedures na alam naman po namin are very safe. Si Dr. Beth, nakakasama ko sa mga international conventions for aesthetic physicians, yes, right? Po. Yes, Doctora. And of course, we're also doing some of those latest techniques, procedures, paano pa natin ma-enhance, tsaka sa practice din ng anti-aging medicine using fillers. Ayan. Right now naman, we're talking, Doctora, ito kasing non-surgical alar reduction. So we have done na dati kasi, yung dito lang sa bridge, right, no, Renan? Meron pa rin yung mga nagbibigay ng mga messages sa akin or nagtatanong, paano naman po kung medyo wide yung sa gilid? Yun. Paano po yun kung... Yun po yung problema sa akin. Ito, yung... Actually, ako rin, Renan, ako, yes, I could say mga ka-CSA, well, Filipino eh, Asian nose. Ito po ang... Ito ang namana ko sa aking mga magulang na I don't say I have a perfect nose. Kaya nga nandito tayo para pag-usapan natin paano natin ma-enhance. Actually, ako rin Rena, naka-schedule ako for a procedure ng Hyco nose. Okay. Nga lang medyo busy pa po. Naghahanap din ng time. So, actually, ako rin Doktora Charena, yeah. Talagang for procedure also. Yes, Doktora. Yung dito sa sides natin, we also need the alar reduction. Pero ako kasi ayoko ng mahabang downtime, Doktora. Ikaw rin? Yes, ayoko rin yes, po, Doktora. Kasi we wanted something na minimal lang yung pagpapahinga, pagre-recover. I think Renan also gusto muna niya yung walang mahabang panahon para magpahinga, yeah. Di ba? Kasi alam natin, pag surgery, pag naghihiwa dyan, syempre, mag-heal muna yan. May mga complications. Exactly, oo. Pag kasi mga surgery, syempre, you'll expect more of a risk, yes, di ba? Yes, tsaka if yes. ever na hindi mo nagustuhan, hindi mo siya maibabalik. Yeah, so especially the alar yes. trimming, no? Kung correct. Hindi nga naman nila, kasi magka-cut talaga ng tissue, tapos pag hindi mo nagustuhan pa, eh, yes. irreversible. Yes. Actually, yeah. honestly, Doktora, nakaschedule ako for alar trimming that yes. time. Pero, hindi ko siya, hindi mo pa siya. Pina-cancel ko siya okay. kasi yung natatakot din ako. Pero it's good na we're meron doctors, tayong right? reduction. Kahit ako. Actually, may fears din ako pagkahiwa yes. or surgery. Pero now, I don't yeah. think na meron pa akong fear. Yes. Wala na. Wala na. So, yes. pwedeng-pwede pa rin sa non-surgical. Actually, yung iba rin, idadagdag ko na rin. Yung concern nila na rounded mm-hmm. or yung tip din, medyo malaki. So, pwede rin nating pag-usapan paano natin mapapaslim yung dulo ng ilong. Mm-hmm. At paano din magkaroon ng tip projection. So, okay, ating good. Ipapakita yan sa ating mga taga-CSA. Ka-CSA sa pagbabalik ng CSA Certified Skin Authority. And we're back, mga ka-CSA. So we are at the part of analyzing the nose morphology for our client, Renan. Okay. Yes. So looking at the contour or shape ng kanyang ilong, Doktora. So initially, tinitingnan natin dito sa radix. Ito yung root ng ating ilong. For male, kasi ideally talaga, yung taas ng kanilang radix dapat higher. Mm-hmm. Dito sila sa in between ng eyebrow. Okay. Sa ating babae, dapat ang height in between ng mata. Okay. Yung medial kantay ng ating dalawang mata. So, dito sa ating female. So, sa kanya dapat ma-define pa from here eh. Tapos, looking at the bridge, kailangan pa rin ng enhancement din. Mas maganda, pwede pa rin natin siyang i-enhance. Okay. Sa kanya kasi, maganda na rin yung meron siyang bridge eh. Yung nasal bone, maganda. Yeah. Okay. So, ang concern kasi ni Renan, itong sa dulo ng ating ilong, okay? So, yung dito, medyo, yun nga. Gusto niya kasing i-reduce yung size nito. Although, accepted talaga pag lalaki, wider, okay. broader nose. Pag female naman, okay, sa atin, slimmer, slender, tapos talagang pointy tip. Mas dapat na mas maliit talaga pag female. Sa kay Renan, okay, nice natin din tulungan si Renan para din mag-narrow naman yung dito niya na non-surgical technique. Diba, Doktora?
Yes, doctor. So, in terms of yung, meron kasi tayong supra-tip, tip, infra-tip, tapos yung columella dito. So, okay. Pwede rin din nating i-project yung dulo ng ilong ito nga. Pwede pa nating itaas. Okay? So, tulungan na rin natin si Renan, yan, doktora. Pwede natin siyang bigyan ng filler dito para lalong okay. Maging defined yung kanyang bridge. And then, maglagay tayo ng Hyco short thread. And then, meron din tayong threads na ipapasok here from this side. Lalabas natin dun sa kabila. And then, mag-loop towards the alar. And then, ipag-narrow natin siya. Na parang kinalabasan yung mga surgical alar trimming. Yan. May tanong ba si Renan bago tayo mag-procedure? Diba? May tanong pa rin, ha? Yes, yung usual na tanong. Hanggang kailan po kaya, Doc? Naglalast yung mga ganito. Okay, yung mga threads kasi natin, doktora, meron silang sinasabi na they may reach 1 year to 2 years yung effect good. Nila. So, total ito, injection lang naman. Wala naman tong paghiwa. Okay. Tapos, minimal lang naman ang downtime. Ilang days lang ng pahinga. Diba? So, mainam din naman to. Tsaka, actually, mas marirecommend ko to dun sa mapag-keloid. Kasi may mga nakita ako na nagpa-surgical trim dito. And yes. Then, yung pinaghiwaan, nahalata. Mm. Yeah, halata. Tapos, nagkikiloid siya dito. So, isang concern yun eh. Okay. So, halimbawa, kung meron ka palang history na nagkikiloid ka, mainam na iwasan ng magpa-surgical trim dito. Kasi kapat yun eh. Pero kung hindi keloidal, if they want to even pursue or proceed with surgery, yeah, yung mga nagha-hypertrophied scars, mas mainam na wag surgery. Okay. Although for some, talagang gusto talaga nila ng surgical result, yun nga lang, kung may keloid, may remedy rin naman pag keloid ang naging problem. Yun yung ginagawa natin ng injection ng mga corticosteroid. Ayan. So, regarding yun, kung gaano sila katagal naglalas, yun yung sa threads. Pero pag sa filler, shorter duration. Pag mga threads, longer duration din sila. So, mainam din na mag non-surgical muna bago mag-opt for surgery. Like si Renan in the future, kasi iba tinatanong rin nila. Halimbawa, doktor, nagpa-non-surgical ako, in the future ba pwede na magpa-surgery? Pwede rin po. So, okay na okay lang yun. Kanina nabanggit ko ano bang mga contraindications. Yes. Ideally, dapat talaga physically healthy, controlled ng mga, for example, sa edad ko, doktora, edad mo, mga bata pa po kami, controlled blood pressures, yan, controlled blood sugar, yan, okay lahat yun. Tapos sa babae, syempre, dapat hindi pregnant or hindi nag-breastfeed. Tapos, hindi nagtitake ng mga gamot na blood thinners, like Coumadin, Warfarin, para walang bleeding tendencies. Yeah. Yes. May tanong din kanina Doktora Sirena, yung ethical issues. Ang sabi ko sa kanya, mukha namang hindi naman siya unethical kasi wala namang binawasan. Exactly. In-enhance lang natin. Yeah. Nung minsan meron kaming nag-guest na isang pari at nung minsan naman isang pastor. O, tinan mo yan, pari din, pa yun ha? Exactly. Nabanggit din nga pala, pastor, ito po ba ay hindi biblical or yung mga ganon. And then, meron pa nga siyang sinabing rejuvenation of youth regarding dun kay Sarah and Abraham na natutunan ko. Diba? Parang may ginawa din daw si God kay Sarah. Diba? Nag-give birth siya. Paano nga ba naman yun? So, merong mga science din daw, kinagamit din ni God para din sa atin, sa enhancement natin. Yes. So, syempre ginagamit, instrumento rin daw yung ganitong siyensya. Okay. Para naman makorek din natin kung merong deformity, yung mga ganun, para ma-enhance pa rin. Okay. Diba? So, I think everything that's beautiful is from God. Yes, correct. And we're already really beautiful. And talagang ini-enhance pa natin. Yan. Kasi po, doktor, paano po yung pagka may trabaho po kinabukasan o kaya? Yun, magandang tanong din yan. Okay, yung mga work na mga heavy or strenuous, syempre wag muna yung mga mabibigat na mga trabaho. Pero kung mga office work lang, it's okay, it's fine. Kasi expect mo naman yung parang syempre na-inject. So meron tayong injection na ginagawa, nagkakaroon ng swelling, yan, bruising, yan, pamamaga, yan, expected yun. So kung office work lang, okay lang.
Pero yung mga masyadong mabibigat na trabaho, huwag na muna. Diba? So, mga ilang linggo pa siguro yun to? Sandali lang, days lang. It's only like 2 days lang. Yung mga iba kong ano, ginawa ng procedure, yung iba nga the next day nagtrabaho. Yung si Angelo, nag-taping pa. Or yung isang nurse, nag-duty pa. Diba? So, yung iba, they still go back to their work. Ayun, kumikitang ano pa. Nagkakaroon pa sila ng income. Yan. So, regarding the ano, yung condition ng nose ni Sir Renan, okay, so what we're gonna do again, we're gonna do an alar reduction. So, threads pa ang gagamitin ko. Plus, yung dito sa gitna, ilabas natin itong columella using Hyco short threads. And I'll be giving Renan wrestling filler para ma-enhance pa yung fit. Yan. So, wala namang keloidal tendency si Renan. Kung gusto niyang mag-surgery in the future, that's also a possibility. Okay. So, excited ang ating guest, right? And tayong dalawa, yes, doktora, for the procedure. Din. Okay. So, mga ka-CSA, we'll show you the actual procedure for nose enhancement sa pagbabalik ng CSA Certified Skin Authority. So, we're back, mga ka-CSA. We are now at the part of the actual procedure for nose enhancement for Renan Kakas. Okay, so we'll start with the Restylane dermal filler. We're using Perlane. Okay, so para lang magkaroon ng definition yung kanyang bridge part. Okay, so initially, meron tayong pang point of entry. Okay, kanina, nag-apply na tayo ng pampamanhid. Initially, yung cream. Diba, doktora? Yes, doktora. So, we have applied yung topical lidocaine cream. And then, I also injected lidocaine also. So right now is the injection of the starting with the filler. Okay. Yan. So I just need the point of entry lang. So tip area tayo. Okay. Sponge please. Okay. So this is cannula technique. Yeah. Healthy tissues. Okay. So we're entering a filler po. Okay. So soft ang tissues ni Renan, still young. Nasa kanyang 20s. 27, right? Apo. Okay, bata pa. Batang bata pa. And available, right? So, wala mo ng plans. Okay. Dahil pa siyang dreams. Pa. Yes, exactly. Yung dream nose niya. Okay, so we're injecting Perlane, Restylane Perlane filler. This is made of, again, hyaluronic. Okay po. So, natural ang hyaluronic. It's present in our system. So, no worries tayo dahil meron tayong ganito sa ating balat, connective tissues. And of course, ang gamit natin is Restylane. Well-studied po ito. Very safe. Clinically proven na safe. Na safe. Okay. So, minimal lang naman. Minimal filler. Okay. So ang ating client, Renan, is not really a bleeder. So, Hyco Short. Okay. We'll be injecting 2 Hyco Short, V-Lip Hyco Short threads. So, ang ating mga Hyco threads are made of polydioxanone. And they've been used in surgery for a long period of time. They're very really, safe. Really proven safe. So, no worries tayo. Okay. So, I myself also had already the injection of mga ano naman, threads below the eye, yung eye bag. Using also yung PDO threads. Okay? Would last longer. Right. So, this one, pinch pa rin ng tip ng ilong. Okay. Another technique din kasi para mapaliit yung dulo ng ilong is the use of the Botox. Okay. Ang tinatanong nila, ano ba ang kaibahan? Well, number one kasi, si Botox lasts 6 months eh. So, short duration. So, in comparison to these Hyco threads, mas matagal po ang effect ng Hyco threads compared dun sa ating Botox. So, we do combination. We also do, yun nga, filler, threads, or Botox para po lumiit yung dulo ng ating ilong. So, iba kasi, pag, lalo na pag nag-i-smile daw, lumalapad. Yan. Ako rin, pag nag-smile, nag-widen. I can also inject Botox. Yan po.
So, we can do enhancement. I'll be using 2 Hyco short threads. Yan. So, we're done with the tip projection. And I'm done with the minimal bridge definition with the filler. So, pwede na po tayong mag-proceed dun sa tinatawag na non-surgical alar reduction. So, threads pa rin po ang gamit ko. So, in the alar groove, we have already anesthetized. Nag-inject tayo kanina ng lidocaine already. And we need to have a point of entry dito sa tinatawag na alar groove. One side here and other side here. So, kung ayaw po nila ng mga alar trim, yun nga, yung pag-cut. So, pwede na lang tayong maggamit ng mga PDO threads para po mapaliit natin or mapanarrow ang dulo ng ilong. Yan. So, I have here a spiral cog thread. Okay, actually longer ang threads na to. So, this is just being inserted within. Yan po. So, meron din tayong mga ginagamit na cog threads for non-surgical facelifting or cog threads for skin tightening, skin firming, skin pulling. So, we're gonna insert our spiral cog thread. It's already a double kind of thread. So, the idea there is to insert this dun sa inner layer. So, I'm just gonna be passing through and have to insert into the opposite opening. We have already entered into the opposite alar groove. Okay, through and through lang po. So again, these cog threads have a tiny spikes na nag-hold ng mga tissues. Okay, and then I have to just pull, make a loop. Antaw po namin dito, ilulup po namin siya. Sponge, please. Okay. So, manhid na manhid po. Parang ang feeling sa dental eh. Hindi mo nararamdaman yung mga ginagawa na eh. Kasi, meron tayong anesthesia kanina. So, what we need is to loop these threads here. Pasok lang po sa other side. So, we have double strand ng cog threads natin. So, we're using sinulid at karayom to loop this. Insert lang back. Ayan. So, na-loop ko na po siya. And then, one more. So, Renan here has healthy tissues. Kailangan lang nating i-ice compress, and we normally prescribe antibiotics and pain relievers lang po. Ano tinatawag na bunching or narrowing. Yan, parang kumbaga sa surgery ito, oh, napaliit natin yung gilid ng ilong. So we'll proceed dun sa kabila, sa ating left alar. Okay, so nakikita ko na yung pagliit niya rito. So, again, we'll be injecting here and... Nawawala din naman po yun. Yes, absorption time. Ang sabi sa ano natin, sa siyensya natin, meron silang months before they really get absorbed from our tissues. Surgical-like. Yan. So, na-loop na natin. So, this is cold now. Kailangan natin kasi siyang i-pull. So, checking lang tayo sa harap. We need to see. So, nagawa po natin yung non-surgical alar reduction. Mm-hmm. So, gumamit tayo, doktora, yung ating spiral cog threads. So, from this side to the opposite alar groove, ilabas natin yung threads. And then, nag-loop tayo
inwards patungo doon sa loob po. Dito sa may nostril area. And then, nag-suture po ako doon. Nagbuhol tayo. Yes, okay? Para stable yung ating cog thread. So, napansin na po natin na nag-narrow na. Nagpa-inward yung kanyang alar. Itong gilid ng ating ilong. So, may instant result siya. Noticeable kaagad na napa-narrow natin. So, we'll still proceed. Okay, so combination treatment tayo. So, atin nang nire-reshape. Okay, magdadagdag tayo ng injection ng Botox para kay Renan. Okay, additional, para mas lumiit pa yung dito sa gilid. Tsaka para pag mag-smile siya, hindi nag-flare or nagwo-widen. Di ba minsan meron yung mga pag tumatawa, nakikita na lumalapad lalo. So, pwede tayong mag-inject pa rin ng Botox. Okay? Yung mga patients ko na nagganito, na-advise ko sila na huwag mo nang tumawa for at least a week. One week. Para i-rest din yung soft tissues. Yeah. So, inject natin yung Botox on this side. Close eyes. Okay? So, dito ang approach ko. Okay? Take a deep breath. Inhale, exhale. Okay? So, it's normal na nafe-feel yung pagpasok ng gamot. And I can start with some, minsan 6 units or 10 units, yan. Pwede naman po. Depende rin doon sa size ng alars. So, we have done the alar reduction using Botox. So, nag-inject po ako 8 units on one side, 8 units on the other side. So, Renan, kamusta na po? Okay lang? Okay lang naman po. Okay lang. So, medyo meron ka bang konting gustong sabihin sa nakakita sa procedure? Salamat po, Doktora, yes, sa yes, paggawa sa aking nose. Alam dream na nose. Yes, alam na po natin yan. Yes. And we are so pleased here at CSA na natulungan ka namin, Renan. And hopefully, the more na everyday sa kanyang activities, yung confidence niya boosted na boosted. Yes. Actually, ako rin, Doktora, I'm so thankful. And it's my pleasure na makita po yung actual na procedure and it's really a great experience. Yes. And sobrang idol talaga kita. Ay, thank you po. Thank you, yes, thank Doctora. You. So, ito po, again, non-surgical technique po. Wala tayong hiniwa, yes, okay? Gumamit tayo ng mga spiral cog threads and again, very safe po, well-studied. We're not doing anything here that will harm any one of us. So, laging safety first. Yes, actually. Okay. So, mga ka-CSA, kung meron pa po kayong mga katanungan, you may email me at csaskinclinic@yahoo.com. Meron po kaming FB page, CSA Derm Centre, FB Messenger, Contessa Salvador, Alapag. You may also watch our other videos sa aming YouTube channel, Contessa Salvador. Please don't forget to subscribe also. Ang aming clinic ay matatagpuan dito sa second floor ng Pure Gold Dau Building, Dau MacArthur Highway, Mabalacat, Pampanga. Contact number 045-331-1117 or 0925-704-9908. And maraming salamat din po sa Skin Thank Medicine you, Incorporated for our Ultra V Lift Threads. And of course, Galderma Philippines as well as the Old Therapy family. Maraming salamat. Thank and you. Sa aming CSA for my assistant, Ms. Jen. Thank you so much. When it comes to your natural beauty, you can trust the CSA Certified Skin Authority.